Hello, ma'am and sir. Ang gagawin naman po natin sa araw na ito ay ang pag-enroll ng learners natin using individual at saka sa batch enroll. So, una po, magsa-sign in muna ako using school personnel account na nakaset default. So, pag-sign in ko po niyan, mag-a-ask po siya ng panibagong password of which pinaka-minimum po ay 6 characters. Then click update. Pagkatapos po niyan ay pupunta po ako sa learner information system. Ngayon, dahil hindi pa po nakaset. Si Ma'am Seni sa Kinder as advisor sa any class sa Mabulitag Integrated School. So, kailangan ko munang mag-sign out. At mag-sign in using school admin or school head account. Tapos, sa aking administration tab, click ko po yung list of personnel. Sa aking LIS tab, pupunta po ako sa list of classes. Then, doon sa kinder, mapapansin po natin na wala pong advisor. So, ang gagawin po natin dyan, click po natin yung drop-down button. Tapos, class setting. Then, sa set advisor, click ko po yan. Then, nakapi natin yung username kanina ni Ma'am Seni. So, type po natin yan. Then, search. Then, click po yung select. Pag na-select na po natin, then click po natin yung save. Punta po tayo sa list of classes to check kung tama yung ginawa natin. Then, ayun po, wala na po yung icon ng tao. Since, ibig sabihin po niyan, ay meron na po siyang advisor dito. So, sign out po tayo sa aking account at i-sign in naman po natin yung account ni Ma'am Sinaida using new password. Then next, punta po tayo sa master list. Ayan. So, ito na po yung ating master list na kung saan merong individual enroll learner at saka sa batch enroll. Papaliwanag lang po natin na from grade 1 and kinder, pwede po siyang mag-create ang ating system ng new LRN. Pero sa grade 2 hanggang grade 6, grade 7 hanggang grade 10, ito po ay kailangang with approval ng ating Division Planning Officer. So, umpisan po natin sa ating enroll learner. Hindi po muna natin magagamit yung batch enroll kasi nga po, ang isang ano niyan ay wala pa naman pong mga enrolled na learners sa preschool. So, sa kinder lang po. So, enroll learner po tayo. Proceed enrollment. Always remember na kailangan po base po yan sa ating NSO birth or baptismal certificate. Since wala pa pong LRN yung bata dahil kinder pa po siya, so gagamitin po natin ay yung kanyang pangalan. Tapos, click po natin yung search by name. Since yung record sa ating system ay walang mahanap na pangalang Salinas Jovan, so click ko po yung create new record. New record. Then, kailangan ko nang i-fill up yung ating file sa middle name po niya. Then, kung meron pong extension, gender is male, birth date is kung wala pong middle name yung bata, we can sa birth certificate o kaya
Nasa birth certificate po ay middle name lang po ang nakalagay, middle initial. Then, kailangan po nating tanggalin po yung nandito na middle initial, letter lang po kasi yon. Then, click po natin yung no middle name. Pakisabi po sa magulang na kailangan po munang ayusin nila yung birth certificate ng bata bago po natin ayusin dito. Then, date of first attendance, June 1, 2015. Then, click po natin yung continue. The next is yung sa guardian, kung nasa pangangalaga po ng guardian. At kung sa nasa pangangalaga naman po ng parents, dito naman po. So, last name. Then, sa religion po natin, ethnicity, mother tongue, yung unang salita na natutunan ng bata. Other spoken. Tapos po, click po natin yung continue. Kung 4-piece recipient po ba yung bata, click po natin yan. Kung repeater po, o siya po ay isa nating kapatid na Muslim na kumukuha ng live o Arabic language and Islamic values education, pakiclick lamang po yan. Then, click continue. So, yan po, registered na po yung ating bata using enroll learner by individual po. Yun lamang po at maraming salamat.